Okay. So, delete natin yun. Delete na natin itong mga to. Para simulan naman natin yung text. Okay? So, for the text, may na-download akong font. Ang title niya is, syempre, Valorant. Yeah. Type nyo yung gusto nyo. Kunwari, ano bang sikat na ano ngayon? Pandemic. Hindi, parang sama naman yan. Ano na lang? Kel. Yan. Okay yan, Kel. Okay yan. Okay na example yan. So, again, yung kulay, pwede nyo na lang ulit kayo mag-import ng straight from the video para makuha nyo yung mga color. So, papen lang natin. Para kuha-kuha. Then, delete nyo na lang pag di nyo na-need. Diba ang sakit? Pag di na-need. So, labas yung ruler, Control R, para nasa gitna talaga siya. Ayan. Align natin. Tapos, ito. Iyan. Okay. So, itry lang natin muna sa ano, letter K. Anong gusto nyo bang letter yung gawin ko? Comment down below and subscribe na din. Ano yun? Ang gusto nyo ay letter K. Okay, sige, letter K. So, for letter K, no, ang naiisip ko na pwedeng animation, yung nasa video kasi, yung K, nag-start siya na may pahaba, tapos yung papasok, ay yung mga, ito, ano ba to, diagonal, nag-start sa loob, then lumabas, diba? At makikita nyo, start lagi siya sa green, then nagpa-black. So, basic lang, gagawin nyo lang dun, same dun sa logo, na iduduplicate na lang. Okay? So, start tayo. Ang gawin natin, gawa tayo ng solid ulit. Control Y. Start tayo sa, let's again, mag-start na tayo din sa green. Cyan pala siya. Cyan. Wow. Super cyan. So, with this, ang gagawin nyo, click nyo na lang itong mask tool, hindi na yung pen tool. Kasi puro, ano naman to, boxes, para madali yung buhay. So, habang nakaklick dun sa solid, trace nyo lang to. So, ayan. Kahit ganyan lang, kasi ang gagawin nyo, para madali, letter V para mandun tayo sa ano tawag ito? Selection tool. Double click nyo itong mask, then hihigitin nyo lang yung pababa. So sa start, ang gusto nyo is medyo mahaba. Yan, yan. Kasi pangit naman kung magsa-start ka kagad sa original na length. So yan. Tapos, tulad lang nung dati, ang gagawin lang is yung mahabang part na yan, yan yung gitnang frame. So punta ka ulit sa mask. Mask pad. Lagay mo yun sa gitna. Yung 5 frames ulit. Yun ulit. 5 frames. 10 frames kasi yung parang naisip ko na maganda. Sa 10 frames, so sa 10th frame, nandun na dapat siya sa original. So, iusod nyo lang siya ulit sa original na size. Yan, oh. Yan. Okay na yan. Hindi naman kailangan perfect. Hindi, joke lang. Kailangan perfect. Yan. Okay? So, sa simula naman, nag-start to sa baba. Itong part na to. So, double click, then ibababa nyo na ganyan. Ang gusto nyo, nag-overlap talaga siya para hindi makita. Yan, o. So, pakikita nyo yung effect. Ayan, nawala yung mic. Tanggalin nyo yung text na Kel. Yan, visible. Para makita nyo yung effect lang. So, papasok, then gaganon. Okay? So, baguhin natin yung speed. Magandang gawin nyo na lahat ng effects sa layer na to. Kasi i-duplicate na lang naman natin eh. So, F9 ulit. Then, graph editor to the left. Ayan. Tapos, to the left. To the left, to the left. Ayan. So, mabilis. Tapos, mabilis. Ayan. Okay. So, para magawa naman yung isa, yung kulay black o yung medyo gray, duplicate lang ulit. Then, yung tulad nung ginawa natin dati, Ctrl-Shift-Y. Para lumabas yung settings ng solid. Then, copy na natin yung black. Ito, meron na akong nakaset dito. So, yun na lang. Yan. Tapos, syempre, tulad nung sa logo, uusod natin yung start nung black sa 5th keyframe. Para una yung green, then yung black. See? Yan. Para rin hindi mahirapan sa pag-render. Kasi kahit na, let's say, ganyan. Di ba parang natataklo ba niya yung green? Yung cyan pala. Nire-render niya pa rin yung cyan kahit natatakluban. So, i-cut nyo na siya dito sa part na to. Yan. So, alt, pati bracket. Right bracket. Yan. Para hindi nahihirapan yung PC nyo. Mabilis mag-render. Okay? So, kita nyo ba yung nangyari? Yan. Okay. So, for the next naman, yung, di ba, i-reveal nyo ulit to. Itong part na to. Itong key. Same lang ulit yung pwede nyong gawin. Yun nga lang, since diagonal siya,
mahirap gawin yung shape tool, so magma-mask tool ka ulit. Okay? Gawin nyo rin palang habit mag-rename. So, kung mara, ito yung vertical K. Ito rin, vertical K. Pwede naman same name. Yeah. So, para natin gawin to, gawa ulit tayo ng solid. O, start tayo sa block naman yan. Baba natin. Tapos, syempre, yung kel, black din. Ito, black din. Hindi nyo makikita. Tanggalin nyo muna siya yung visibility. Pwede nyo pa rin siyang i-mask. Hindi na lang siya kita. So, ang gawin natin, start tayo dito. Yan. So, ihiwalay natin yung pag-anime nito into two parts. Yung dito, pati yung dito. Okay? Kayo na bahala mag-discarte nun. Buhay nyo naman yan eh. So, ganun. Tapos, yan, may shape na tayong ganyan. So, ulitin lang natin yung ginawa natin. So, keyframe ka sa mask path. Since ito na yung dulo, siya na yung nasa dulong part sa 10th frame. Then, punta ka sa 5th frame. Ang gusto mo muna, depende sa effect na gusto nyo eh. Kasi pwedeng effect ay yung tulad nung nandito sa video, from gitna, kita niya, nasa gitna siya, then nag-spread out na lang siya. So, hindi nyo na yung makikita yung mahabang yan. So, para gawin yun, hindi na kayo sa gitna pupunta, sa simula na. Then, hold nyo lang to. Then, bababa nyo lang siya dyan. Tanggalin nyo na tong kel para makita nyo kung nag-overlap talaga. Yan. Based naman dito, nag-overlap. So, makikita nyo, yan. Ba't hindi kita kasi naka-hide pa to? Yan, no? Oo, diba? So, parang nag-grow siya. So, anong pwede nyong gawin doon? So, ito pwede nyo nang gawing yung easy ease ulit. So, to the left ulit. Yan. Okay? Diba? Tapos, ito, duplicate lang natin. Tapos, yung nasa baba, Ctrl-Shift-Y para ma-change settings. Pwede nyo lang dito kunin yung kulay. Mas madali. Yan. Then, tulad nung dati, iuusod lang natin siya yung nasa ibabaw to the 5th keyframe. So, yan. So, makikita nyo naman pala sa video pala na parang nauna yung vertical line bago yung mga to. Yung mga diagonal. So, ang gagawin nyo lang dun, iuusod nyo lang siya. Usod nyo lang siya ng onti. Kayo na bahala dun kung anong gusto nyo. Yan o. Diba? Basically, ang mangyayari, yung sa K na isa, yung diagonal na K, ulitin nyo lang to pero yung pababa. So, pag tinatamad kayo, tulad ko, Control D, hold nyo, taas nyo to para hindi kayo malito. Then, gawin nyo siyang 3D. Tapos, yung iro-rotate nyo na lang siya. Wait lang, kapayin natin yung rotate ha. Yan, o. Oh. Siyempre, 180. Kasi 180 is a half circle, o. Oh. Maano pa yun. Diba? So, parang ganyan. Tapos, ipoposition nyo na lang siya. Demo. Kapag pinosition natin tong isa, angat natin. Yung katingin nyo okay na. Yan, mga ganyan. Diba? Yan, okay na yan. So, ganun lang sa lahat ng letters. Diba? So, makikita nyo, yan, no? Ganun. Okay. So, sa ibang letters, yung E, kayo bahala. Pwedeng ito horizontal pa ganun, tapos ito pa ganun. Paulit-ulit lang siya. Mukha lang siya maganda kapag magkasama. Kasi kung papansin nyo, ganun lang din naman lahat yan. Okay? So, ang last part ng tutorial ay yung mga lines. Tanggalin na natin to. Itong mga lines na to. Yun, no? Ay, hindi yan. Yun, no? Yung parang mga naguhit na yun. Parang, ha? Ano kaya yun? Pampaganda lang yun. So, ang pwede nyo gawin dyan is gagawa kayo ng shape layer. So, pen tool, pero wala kayong i-click na layer. Kasi kung wala kayong nakaklick na layer, gagawa kayo automatic ng shape layer. Okay? So, gawa kayo ng line kung gaano kahaba gusto nyo. So, let's say ganan. Ganan ang gusto ko. So, ang pwede nyong gawing effect dito, ito, neutral to. Kuwari, ganyan kakapal na. Yung kapal, dito nyo sa settings makikita. Yung fill, gawin yung none. So, click, then none, okay. Yung stroke, yan, 10. Kapag binabaan nyo, nilipis. So, kayo bahala. So, let's stick with, let's say, 7. So, ang pwede nyong gawin is add. Click nyo yung layer, shape layer, then add. Then, punta kayo sa trim paths. Yan. Ang trim paths, ang ginagawa niya, parang tinitrim niya yung path, syempre. So, mangyari lang is, parang magsa-start ka sa isang point, then hahaba siya. Which is yung effect na mismo. So, gusto natin right to left, left to right. So,
manipulate natin to. Yung start, nandito. Pero yung end, ah, wait lang. Yan, no? So, start kayo sa 0, 0, di ba, kinapakop eh. Tapos, yung end, yung ma-manipulate nyo. Okay? So, syempre, click para magkaroon ng keyframe. Then, sa 10 seconds, gawin nyo 100. Tapos, tulad nung dati, F9, yung keyframe. Then, gawin nyong, pag mag-click kayo, selection tool, ah. Yan, to the left. Kita nyo yan, no? Off. Then, paano, syempre, yung, syempre, ang mangyayari dyan, hindi lang naman siya nasa on-screen. Kung nakikita nyo, para siyang nawawala din. Kasi pangit naman kung nasa on-screen lang yun. So, ito pala, itong nasa dulo, gawin nyo nasa 5, nasa 5th frame. Then, sa 10th frame, gawin yung start ay nasa 100. Ah, wait lang. Hindi ko nagawa yung keyframe. So, yan. Keyframe natin, lagay sa gitna. Then, 100. Then, gawin nyo lang ulit. Yung F9, yung ano natin, paboritong technique. So, hahaba, then i-click. So, paano gawin yung black? As always, ang paborito, duplicate na lang ulit. Then, usod nyo to. Sa, yung start niya, nasa gitna nung isa. Tapos yung color, copy na lang to. Yan, okay? Then, ito naman. Diba? So, makikita nyo, whoop, whoop. Basically, yun na yun. Diba? Okay. So, ayun, nagawa na natin yung logo, nagawa na natin yung text, nagawa na rin natin yung lines, and basically, yun na lahat ng effect dito. Yan. Para dun sa color, ang pwede nyo nang gamitin, yung ramp effect na lang. Pakita ko quickly, ah, kasi matagal-tagal na yung vid. So, pare, kel. Ang gawin nyo, kunin nyo yung effect na, wait lang, nag-load, yung effect na ramp. Wait lang ah, baka maghang to pag pinilit ko eh. Ayan. So, ramp. Tapos, lagay nyo dun sa text. Then, yung color, ayan, lagay natin sa character. Copy nyo lang. For all. Ayan, diba? Tapos, kung gusto nyo i-change yung color, let's say, start and, so may keyframe ka, tapos sa next frame, gagawin mo siya ng kulay ng background. Okay? So, nagpalit siya agad. Siyempre, yung background, kailangan mo rin gawin nung ramp. Kasi, magbe-blend yun sa ramp as sa background kung hindi mo ginawa ito. So, yung unang kulay niya is pink, yung background, or reddish, kung ano man yan. Then, sa next frame, page down, gagawin mo siya nung grayish. Diba? So, yan. Nagpapalit na siya. Yan. So, yun. Pwede nyo siyang gawin dito sa dulo. Ita-time nyo lang siya dun sa audio para maganda tignan. Okay? So, that's it. Thank you for watching the tutorial. Kung meron kayong questions, feel free to comment down below. Thank you and see you in the next tutorial.